kamata, welcome na lang po sa ating panibagong video. So for today's video mga kamata, mag-change oil na naman po tayo dito sa aking motor. Yan, RS125. So, nasa 8 years in service na po siya mga kamata. So ngayon mga kamata, magta-try na naman po tayo ng ibang brand ng oil na ilalagay natin sa ating makina. At kung bago ka pa lang po dito na mapadpad sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga bagong videos ko na i-upload in the future. So ito mga kamata, so ito po yung gagamitin natin, Castrol Power 1. So ang viscosity po nito mga kamata is 10W40. So ayan, synthetic technology. So ito po yung Castrol. DIY change oil tayo ngayon sa motor natin. So mag-change oil nga pala tayo mga kamata, kasi nga meron tayong lakad bukas papunta tayong Buda. So ito yung ilalagay natin sa makina natin. Last change oil ko mga kamata is last week ng January. So magdi 3 months na ngayong April. So ayan, so tara, huwag na natin patagalin ito mga kamata. So magbibigay din ako ng mga short reviews tungkol dito sa oil na to pag nagamit ko na siya. So magre-review tayo tungkol dito sa Castrol Power 1. So ito yung special na oil nila. Meron din tayong mabibili nito mga kamata na yung kulay puti. So itong ginamit natin is kulay gold. Ayan, so tara, change oil na. So buksan na natin ito, kulay plug mga kamata. So gamit natin 19mm range. So kapag mag unplug tayo mga kamata or magbubukas, always counterclockwise. Lilinisan natin itong drain plug mga kamata. Ayan. So yung ito yung dating oil natin mga kamata. So napakaitim na. So kailangan na talaga nating i-change oil. So nasa mga 3 months na din yung katagalan itong oil na to. So ang gamit ko nga palang oil nung dating change oil is yung Shell na tawag nito, yung special ng Shell, synthetic din yun mga kamata. So nagpalit tayo ng ibang brand para matry din natin at ma-review natin dito sa vlog natin. So ayan, so itong oil na to mga kamata, so since na nag-change oil ako nung last week ng January, so makailang ulit din tayo nag long ride. So okay pa naman siya, pero meron kasi tayong lakad bukas, so mas mabuti na mag-change oil tayo kasi yan lang po yung buhay ng makina natin. Ayun mga kamata, habang naghihintay tayo na ma-drain lahat yung lumang oil, so buksan natin yung ano natin, yung oil filler cup. Ayan, bubuksan na natin itong dipstick or oil filler cup. Pagbukas, counterclockwise pa rin mga kamata. Bukas, pinapihan pa. Huwag ko lang kinimobilize na eh. Air pressure. Split. So ayan mga kamata, nagdaan na yung mga 30 minutes. So nakita niyo naman, wala nang tumutulo.
gagamit na natin yung drain plug natin. So once na mag-change oil tayo mga kamata, huwag na huwag nyo kakalimutan talaga yung drain plug na ibalik. Para hindi masayang yung oil nyo na bago. So ito yung drain plug natin, nalinisan na din natin yan. So lagyan lang natin ng gasket maker para sure talaga tayo na walang tutulo. Ayan, nalinisan na natin. So, ikabit na natin siya mga kamata. So, sa pagkabit, wait lang. Isa natin ito. So sa pagkabit nito mga kamata, so clockwise naman tayo. Ayan, hinihinig. So hinihigitan ko na ngayon mga kamata. So gamit lang tayo ng 19mm na wrench. Masyadong mahigpit para hindi masira yung thread natin. Tama-tama lang na sure tayo na wala na talagang tutulo. So ngayon naman mga kamata, so isasalin na natin itong oil natin. Castrol Power 1. Papakita lang natin. So yan po yung bukos. Yan po yung klase ng oil ni Castrol. Bukos. Yan, kung makikita nyo, napaka premium. So salin na natin. Lagay na natin yung oil. So, sasara na natin. So, clockwise sa pagsira.
mata, so nasalin na natin yung oil natin. So, i-review natin siya bukas pag natuloy tayo sa lakad natin. So, ayan. Yan yung specification ng Power One Castrol synthetic base. So ngayon mga kamata, papanda rin natin. So ika-crank muna natin. So naka-on yung ignition natin. Ang purpose naman nito mga kamata, so alalay lang yung crank natin para umakyat lang yung oil. Ayan, pwede na yan. So ngayon mga kamata, papanda rin natin siya. Ayan. I-review natin siya bukas mga kamata. So bago natin i-review, susubukan muna natin itong oil na kahit short ride lang. So antabay lang sa video ito. Ayos. So ayan na mga kamata, no? So bumabiyahin na tayo ngayon para masubukan din yung ating bagong saling oil, which is yung Castrol oil. So ang first na i-consider natin dito mga kamata is yung performance ng oil na to. Kasunod is yung power. At ang panghuli, kung nakakatulong nga ba siya sa pagliit ng konsumo ng ating gasolina. So sa ating mga riders mga kamata, ang pinaka kinukonsidera natin is yung kung nakakatulong nga ba siya na pagliit ng konsumo ng ating gasolina. Tanong mga kamata, bakit nga ba nakakatulong ang oil sa pagliit ng konsumo ng ating gasolina? On my opinion mga kamata, nakakatulong po yung oil sa pagtipid ng ating konsumo ng gasolina, kasi nga po kapag mas maganda yung oil na ginagamit natin sa ating makina, posible po na mas makakapag-perform at makakagalaw yung ating makina ng maigi. So sa performance naman nitong oil natin mga kamata, so napakaganda din naman nung response ng ating makina. So since nga po na synthetic base yung ating ginamit na oil, so mapipil po talaga natin na mas aggressive yung ating makina. At saka mapipil din po natin na mas malakas yung hatak ng ating makina. So as you can see mga kamata, dito sa video pong ito is paahon po yung daan na tinatahak natin. So isa sa mga na-notice ko po sa performance ng oil na to, hindi ko na kailangan po na umabot sa first gear para umahon tayo dito sa part na to. Take note po, dalawa po kaming sakay dito sa aking motor. So, kasama ko po ngayon si Mrs. Next po mga kamata is yung power. So, given naman po na mas maganda yung power ng ating makina kapag mas maganda din yung oil na ginagamit natin sa ating makina. So, dito mga kamata, mapipil ko talaga yung aggressiveness at saka yung more power sa aking makina. So, next mga kamata is kung nakakatulong nga ba itong oil na to na tumipid yung konsumo sa gasolina. So mga kamata, so since na hindi po namin nakunan ng video kung saan tayo mismo nagpa-pultank, so nagpa-pultank tayo mga kamata sa bandang Ulas dito sa Davao City. Going to Digo City, so ilalagay ko na lang din sa screen kung gaano kalayo at kung ilang kilometro yung tinakbo namin. So pagdating namin sa Digo City mga kamata, nagpa-pultank ulit kami, nakabayad kami ng 35 pesos. So yun po mga kamata ang performance ng ating oil tungkol po sa pagkonsumo ng gasolina. So take note din mga kamata na ang pagkonsumo ng ating gasolina is dumidepende din po sa driver.